Hi guys, welcome back po sa ating channel. Ako po si Ryan and you are watching Blazefire TV. So, mayroon pong bago kay GCash. Ano po yon? Great news po. May bagong update si GCash. So, as you can see po, yung kung mayroon po kayong application dyan, nakikita nyo po, bago na po yung dashboard ni GCash. So naka-optimize na po yung dashboard ni GCash po. Naka-simplify na po yung dashboard niya. So, sa previous po, ay mahirap pong mag-process sa dashboard ni GCash kasi maraming gagawin po. So, ngayon po, naka-optimize na po. So, ano po itatakal po natin ngayon? So, latest update po ni GCash ang itatakal po natin ngayon. Ano po yon? Yung dashboard niya, yung services ng cash-in at cash-out niya. So, maya-maya po sa video na to po, continue watching lang po, ma-explain ko po kung ano ba yung cash-in at cash-out na update ni GCash. Kung mayroon na bang service charge yung cash-in o mayroon mang pinagbago sa minimum withdrawal ni GCash po. So, yun lang po. Tingnan po natin yung videos po. Hi guys, konting update po sa ating GCash application. So, as you can see po sa dashboard natin, mayroon pong nagbago kay GCash. So, naka-optimize na po yung application. So, sa previous po, ang pag-view po natin ng mga information kagaya ng profile, activity. So, makikita po natin dito sa my upper left side, mayroon po yung tatlong guhit dyan noon po. So, yun po ang itsura ng dashboard ni GCash. So, ngayon po ay naka-optimize na po, naka-simplify. So, naka-simplify na po yung application ni GCash. So, magandang-maganda na po yung application ni GCash po. So, ngayon, dati ay nahirap po hanapin yung QR, yung activity at profile. So, ngayon ay nasa baba na po. So, tingnan yung profile. So, mas madali na po mag-scroll, mag-search. Then, yung activity. So, activity po. Ano po yung activity? Previous po, ang activity, ang pangalan ng activity is history. So, magagamit po natin. Anong gamit po natin to? Magagamit po natin if nakalimutan po natin yung ating MPIN code. So, ito po ay ang yung sa last transaction date, dito po natin mahahanap po yon. So, tingnan nyo always kung kailan po yung last transaction date ng activity nyo. Kagaya ng payment, cash in, cash out ng GCash. So, back po tayo sa home po. So, naka-optimize na po talaga si GCash. Okay, QR. So, itong QR. So, sa bago pa lang po. Sa bago pa lang po. Kung hindi nyo po alam kung ano pong gamit ng QR, magagamit po natin yung QR natin pag may G-credit na po tayo. So, doon po natin i-scan yung mag-i-scan po tayo ng QR sa mga registered merchandise ni GCash. Pag meron na po tayong G-credit na amounting of 1,000, 3,000, so dyan po natin magagamit po. So wala pang G-credit po, hindi pa na-activate yung G-credit nyo, ang gagawin nyo lang po is mag-pay bills, payload, cash in, cash out, mag-invest, tapos mag-G-save. So, until yung G-score nyo po ay tataas. Dito po yung makikita po sa profile. So, pasensya na po. Mahina po yung ating internet connection today. So, yan. So, ano pa ba yung update ni GCash? So, mayroon pong ibang update regarding lalo na sa mga cash-in. O, lalo na sa cash-in at cash-out. So, ano ba? Previously po, yung si GCash ay free lang po yung transaction at services, lalo na sa cash-in. Ngayon ay updated na po,
pag magka-cash in po tayo, lalo na sa 7-Eleven, mayroon pong 1% na deduction or service charge. Oh. 1% na service charge. So, kunwari, magka-cash in po tayo ng 500 pesos. So, magiging ang service charge niya ay 5 pesos. Oh, 5 pesos po. So, yan po. At sa cash out naman po, lalo na pag ikaw ay MasterCard user at nagtatransact po tayo sa mga bangko, kahit anong bangko, basta mayroong MasterCard, ang minimum amount of withdrawal ni GCash po, previous po ay 100 pesos. And sa update niya po, ang minimum withdrawal na po ni GCash ay 200 pesos. Service charge, 20 pesos pa rin po. So, paano ba mangyayari po yan, sir? Kuya. So, ganito po yan. For example, may 300 pesos po tayo na laman sa ating GCash account. So, tapos mag-withdraw po tayo. Di po tayo maka-withdraw ng 100 pesos kasi mag-error. Pag 200 pesos, makapag-withdraw po tayo. Doon po yung pinakababa na amount of withdrawal po. Then, may service charge na 20 pesos. So, ang nangyari, 200 pesos na withdrawal plus 20 pesos na deduction na service charge. So, naging 220 pesos. So, magkano ang balance natin sa ating account? So, naging 80 pesos na lang po. So, yan po ang bagong update ko kay GCash. So, sana po ay nakatulong po ako sa mga viewers natin dyan. Sana po ay nakatulong po ako. Then, sa mga bago po lang po sa aking channel, at kung di nyo pa alam kung paano po mag-verify ng account o paano po na nagka-problem po ba tayo sa ating GCash, lalo na sa MPIN, mayroon po ako mga videos dyan sa aking channel po. So, paki-search na lang po, then paki-scroll. Kung nagustuhan nyo po yung video ko, paki-subscribe, paki-like, then paki-share naman po. So, yun lang po. Maraming salamat po. And have a nice day.